bitbit ng tambalang pinagtibay na ng panahon at mga isyong panalo ang taong bayan. Ito ang programang gigising ng inyong hapon. Bawal ang ghosting. Lahat ay kabanding. Kasama sina Tony Velasquez at Carmina Constantino. Issue spotted. Maling, sundin ang payo ko. Ako po si Dr. Servicio. Taranta Tuesday na naman po mga kaservisyo. At syempre, abalang-abala na naman lahat po ng mga Disaster Risk Reduction and Management Council sa iba-iba po mga lalawigan dahil nga po sa papalapit na po na bagyong Christine. Siya ba ay tropical storm category na partner? Siya may mga ilan lugar po na nasa ilalim na po ng mga cyclone wind signal. At kabilang na rin natin Metro Manila, no? Pero tayo ay nasa wind signal number 1. Meron pong ilan na maaaring itaas na to wind signal number 3 dahil inaasahan na baka daw mag-landfall na bukas ng gabi. Miyerkules ng gabi si Christine. No? At meron pa lang mga ganung mga protocol ngayon. Ko lang narinig 'yun, partner. Sa tagal kong nagco-cover, mga Alpha Protocol, Bravo Protocol, Med Charlie Protocol na pinakamataas na pala na kapag ito ay ipinatupad sa ilang mga lalawigan ay kinakailangan na daw yung mandatory or preemptive evacuation pag Charlie Protocol. Ang alam ko lang kasi ng dating Charlie Navarrete, pero wala na. Charlie. Si Mama Charlie, Charlie Navarrete ang alam ko, hindi Charlie Protocol. Yung protocol, ganun na. Pero Alpha yung protocol, A, ngayon nasa Eta Alpha. Ang Metro Manila, pero yung mga nasa Charlie Protocol, yun yung mga nasa Northern Luzon, di ba? Cordillera Administrative Region, Isabela, I think Cagayan, di ba? So, mostly sa north kasi ang tatahakin po nitong bagyong Christine. Pero,
Ang kakaiba nga dito at narinig ko ata ang iyong interview kay Tito Ariel Rojas. Oo. Sa Dateline Philippines. Salamat sa plugging. Siyempre, ikaw pa, partner. Pa-plug ko pa nga yung mga KC After Hours mo. Ay, sus, thank you so 350 much. 350 million viewers. Ay, sobra ka. Grabe, oh. Sana dahil nga. Dahil sa Casa Constantino, nakikita niyo, Casa Torres, pala, sorry. Mas, anong tawag doon? Ano? Wala tuloy sa isip ko. Mamaya, babalik sa akin. Anyway, sige. So, napag-usapan namin ni Tito Ariel. Napag-usapan nyo ni Tito Ariel na malawak ito pong epekto nitong bagyong Christine. Kaya kahit po, panorte o pahilaga po ang tatahakin niyang ruta, doon po sa may parting Visayas at Bicol region, ay malakas na po yung buhos ng ulan. In fact, merami pong mga lalawigan ng mga nagre-report na ng mga baha-baha, no? May mga baha sa Indonesia. Hindi, no, sorry. Baha sa Indonesia. Baha sa Indonesia. Oh. Pirjaman, karatapat sa nga ng untok. Hindi. Tapos partner, ang sabi pa ni Tito Ariel, erratic ang movement, di ba? Erratic ang speed actually nitong si Christine. Yung nakakatakot pag erratic. Kasi paminsan, hindi ba nabagal siya nung nandun siya sa karagatan. Yes. Pagkatapos nag-landfall. Usually kasi pag nag-landfall, mabibrick, hindi ba? So mababasag. Mabilis. So erratic. Kaya imbis na Thursday, we were expecting the landfall Thursday, hindi ba? So mas mapapaaga, Miyerkules ng gabi daw, no? And hindi lang po yung bagyong erratic. Erratic daw po pati yung pag-ugali daw ng Vice Presidente, partner, ha? Dahil nagkasagutan na si Justice Secretary Boying Remulla, yung mga young guns at syempre si Sandro Marcos, si Congressman Sandro Marcos, si Deputy Speaker ay nagbitaw na rin ng salita dahil po dun sa mga binanggit po ni Vice President Sara Duterte sa kanyang press con nung Biyernes. Ano ba yung mga patama niya kay Pangulong Marcos Jr.? Sabi niya, ang sa akin lang. Bagay sa'yo, partner. Sige, sa'yo. Yung sa akin. Sa akin lang. Hindi marunong magpresidente yung presidente nyo. Hindi marunong magpresidente ang presidente nyo. Ano sabi ni Paolo Marcos Jr. nung tinanong siya tungkol doon, partner? Ano sabi niya? Ano? Sige, focus nyo ako, ha? Sabi niya? Ay, ganon. Kailan siya tinanong today? Meron siyang event tinanong siya. Ano sabi ng presidente? Ganon lang, nangiti lang. Tapos sabay lakad pa alas. So, hindi na ho pinatulan ni Pangulo Marcos Jr. Pero, wala na siyang balik. Ang patulera ay yung anak. Si Sandro at ang apo. Marcos. Si Matthew. Pero naiintindihan ko yun. Yes, tatay yes, mo na yan eh. Yes. Diba? Sinong tatay? Lolo mo na yan eh. Sinong tatay diba? Mo? Yes. Kahit ba, siguro kahit tanggalin natin yung mga yung apelido, di ba? Tanggalin natin kung anumang kasaysayan ng merong dala itong mga apelidong ito. Pero kung anak ka at nakita mong ginanyan ng tatay at saka lolo mo, pati lolo mo, syempre. Hindi syempre magsasalita. So hindi lang yung tanong ng sinong tatay mo. Tinanong din, sinong lolo mo? Syempre sumagot. Anong sabi ni Congressman Sandro, partner? Yung isa ay matagal na daw siyang pinipigilan niya ang sarili niya na magsalita. Si Sandro. Si Sandro. Oo, okay. Pero niya. Pero hindi na niya mapapalagpas itong pagkakataon na ito dahil nga ang tatay niya at ang lolo niya ay pinasaringan. Oo, pagkatapos okay. Parang meron pang siyang sinabi na ano yun? Cruel to the living, tapos and, something to, the, to dead. The dead. Oo, parang disrespectful to the dead and cruel to the... So yun yung asal daw nung Vice Presidente. Mm-mm. So cruel to the living dahil iniugnay ba niya ito dun sa war on drugs? Hindi naman. Hindi, siguro dahil cruel siya dun sa tatay. To the living. Oo, sa tatay tapos and to disrespectful the dead, sa lolo. Dun sa lolo. Ayun.
Kaya po dahil dun sa mga pinagbinitawang maanghang na salita po ng Vice Presidente noong Friday, marami na po mga nag-react noong weekend pa lang, no, hanggang kahapon, Lunes, na may mga parang parang pasaring, no, dun sa Vice Presidente na kinakailangan na daw niya magpa-check up ng mental health niya, no, dahil parang yung mga salita daw na binitiwan niya ay parang merong tawag dito. Parang meron siyang iniindan sa mental health problem, ika nga, no? In fact, si Senator Coco Pimentel, parang sabi niya, she should seek professional help ba? And she should get things off her chest, parang ganon. Baka marami siyang kinikim-kim. Doon sa mga young guns na tinatawag sa Kongreso, sa Kamara, eh, naghamon, di ba? Nagsabi nila na magpa-mental health test ka na. May buwelta naman ng Vice President. Sabi, papayag lang ako magpa-mental health sa isang kondisyon. May kondisyon siya, partner. Anong sabi niya? Ano nga ba yun? Nakalimutan ko talaga. Ano ba? Nabitin tuloy ako sa kwento ko. Saan ba niya sa sarili mong kwento? Nabitin ako. Saan niya sinabi dun sa Instagram niya? Saan niya sinabi? Yes. Meron din ata siyang o Facebook o whatever. Diba? So, may pa-kondisyon na siya doon sa kanyang pagpayag daw na mag-mental health test. Sige, alright. Pakihanap nga yung kondisyon ni VP. Hindi, hahanapin ko maya-maya. Anyway. Ang sinabi pala ni Congressman Sandro Marcos, insensitivity to the dead. And then, and cruelty to the living. Ayun. Sige. So, yung usaping mental health, eh, alam nyo, hindi naman ho natin pinagtatawanan yon, di ba? Dahil kahit nga nung pandemic, yun nga po isa sa mga pangunahin na dapat nga po maalagaan dahil nakulong tayo ng ilang buwan o iba mahaba-haba na panahon, tapos maraming pinagdaanan, loss of livelihood, yung namatayan ng pamilya, yung siyempreng gastos dun sa pagpapagamot. Nakabigat ho yun sa mental health problems ng ating pong mga kababayan, ating pong mga kaserbisyo. So, yun po ay pinapahalagahan ho natin. Hindi ho dapat natin pagtawanan yun. Kaya lang ha, parang nangyayari, nagiging katawa-tawa siya kapag ang pinag-uusapan natin ay yung Vice Presidente at tila yung mga sagot niya ay parang hindi mo inaasahan sa isang mataas na opisyal. Diba? And hindi naman ho natin kasi ginagawang criteria yung mental health sa paghalal ng mga tao, di ba? Sa mga luklok na posisyon. Pero I think now, kailangan ho natin siguro bigyan ng pahalagahan dahil hindi ho natin alam kung ang mental health condition ng isang tao ay makakaapekto sa mga desisyon niya na may consequences sa ating lahat. Di ba? Pero partner, conversely ha. So ang sinasabi nila, ang sagot nitong mga congressman, lawmakers, patingin ka, di ba? Parang ganun, di ba? I hope they're not saying it. Sana naman ay hindi nila ito sinasabi lamang para gawing irrelevant lang basta itong sinasabi ni Vice President Sara Duterte. Kasi pwede siyang ganun eh. Pwede siyang gawing taktika ba na hindi natin papatuloy niya. Patingin ka nga, parang ganun. So in a way, no, parang natitrivialize din yung importance ng mental health. Hindi ba? Sana hindi ito ginagawang communication strategy or PR strategy nitong mga to na in a way naman ay na titrivialize nga itong as important as a matter like mental health, kasi meron din sinabi si Senator Coco, 'di ba? Ito'y parte ng demokrasya, hindi ba? Mabuti nga ito, sabi niya, no? Mabuti ito sa administrasyon na alam nila na merong ganitong parte or sektor na ganito ang sinasabi, 'di ba? Pero in terms of, you know, kung strategiya na rin nga ang pinag-uusapan, mas mabuti na sigurong gawin mong irrelevant yung mga sinasabi nung yung mga nasabi ng VP kung ito hindi ka naman naniniwala dito, no? Pero sa pamamagitan ng hindi na lang pagkomento,
Pwedeng ganun eh. Pwedeng just disregard. You don't have to say anything. Palampasin mo na lang. Eh, ito katulad pala ng sinabi ni President Marcos. Ano sabi niya? No. Pakita. Grabe ah. Anyway, so ito pala ang sabi ni VP Sara. Oh. Sabi niya, payag siya. Sige, magpapa-neuropsychiatric exam ako. Basta't daw yung mga young guns na kumakandidato daw ngayon, magpa-drug test. Yun ang kapalit pala noon, partner. Na magpa-drug test sila. Kasi alam nyo na itong mga young guns na ito, maghindi na sila na mag-drug test. May isama ko sila sa narco list. Sigurado, marami sa kanila, kahit yung buhok ba na fully anong tawag doon? Follicle test ba? Follicle. Magkaroon na siyempre na mga bakas ng mga druga ba? Yan mga dalawa, mga yun, mga ilan ba silang young guns ba? Ewan ko, ang tawag nung iba sa kanila, young guns? Sigurado ka ba, young guns ba? Ay, hindi, guns eh. Hindi, na, iba naman yung young guns, partner. Ang mga young guns eh, yan yung mga kasama ko na mga ronda-ronda kami na motorcycle ba na. Grabe ka talaga, partner. Speaking of the narco list, partner, nasubaybayan mo ba yung hearing dyan? Mga ilang party lamang. Yung kay, ito ba yung kay dating Senadora de Lima or kay Espinido? O, pagkatapos, no? Hindi, yung kay ano na, kay Tamisin. Si Councilor, na napagbintangan sa pagpatay ng mayor. 7 months na kulong. Aha. Ang sabi niya eh, ginawa lang daw siyang fall guy. Ng mga pulis. At tapos yung mga pulis nandun ngayon. Kaharap niya? Oo. Oh my. Ano saan? Eh bakit ba pinatay si mayor? Ano daw ba ang motivo nun? Drugs, kasi nga nakasama nga daw dun sa narco list. Tapos siya napagbintangan si Tamisin. Oo. Pero si Tamisin medyo maasim yung kanyang ano, syempre. Maasim ang pakiramdam niya, hindi tamis. Hindi tamisin. Asim. Imposible dahil nga naman, tingnan mo naman, oh, 7 months. Na nakulong. Diba? Magkatabi pa sila ni dating Senadora Laila de Lima. Dalawang mga, kumbaga, falsely accused. At nakulong, ha? Na pagkaitan ng kanilang kalayaan ng ilang mahabang panahon. Mas mahaba naman yung 7 months kay Tamisin, 7 years halos kay Senadora de Lima. Actually, yung Quad Committee hearing ngayong araw na ito ay sumentro nga ulit dun sa drug war, EJK. Nilabas ulit ni dating Senadora de Lima yung dati na niyang ginawa atang organizational chart ng Davao Death Squad, umano. Pero ito ay naipakita na niya ata noong siya ay nakaupo pa lamang na Justice Secretary, no? So, medyo parang na buhay ulit itong organizational chart. Tapos yung lumabas ulit na parang may mga mass grave daw na ginagamit yung Davao Death Squad. Ito naman ay unang isiniwalat ni Arturo Las Cañas, di ba? Na meron nga daw quarry site na umunay ginagamit na tambakan daw ng mga pinapatay sa drug war doon sa Davao, sa Davao na correct. Ang pagmamayari nito ay police partner. No? So yun, lumutang na naman po yung angulong yun. Although hindi na siya bago pero sinasariwa lang po doon sa Quad Committee. Sa araw pong ito, na akala nila ay kinumbina na nila si Pangulong Duterte na dadalo, ay nagpadala po siya ng kanyang liham sa pamamagitan po ng kanyang abogado ngayon, si Martin Delgra, na ang sabi eh, nagpapahinga daw ang Pangulo dahil bigla daw sumama ang pakiramdam. May iniindang sakit. Ano kaya yon? Diba? So, ano, hindi ko nasubaybayan. Hiningan ba nila ng ano? Kasi medical certificate? Hindi na daw. Hindi na. Out of courtesy because he's a former president. Hindi katulad ni Myla Roque ito, partner. Hindi na daw siya sisipot. Pero, dahil sa susunod na linggo, October 28, anong araw yun? Monday. Meron naman pong ikakasyang paralel na pagdinig ang Senado, no, yung Blue Ribbon Subcommittee na pangungunahan ni Senador Coco Pimentel, patungkol din po sa drug war. Sabi ng Pangulo, dating Pangulo, doon daw siya, pupunta, partner. Malay mo kung biglang hindi sumama ulit pakiramdam. Pero tingnan natin, kasi sabi niya, hindi doon siya pupunta. Okay, meron na naman siyang parang pangako na dadalo siya dito sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Subcommittee sa War on Drugs. Okay. Panindigan niyo yung ginawa ninyo, di ba? O, tingnan natin kung doon siya sisipot. Hindi siya sa House sagutin sisipot. Ninyo. All right. So, kung wala kayong maling ginawa eh. Kung wala pala siyang kumbaga pagkakataon na dumalo sa House Quad Committee, ay doon naman daw siya sa Senate Blue Ribbon Subcommittee sa darating na Lunes. Okay. Okay. So, abangan natin. Titingnan natin kung talagang matutupad yung pangako niya na
siya po ay haharap sa mga pagtatanong po ng mga senador tungkol sa EJK nung panahon ng kanyang drug war. All right, so good for mental health. Ah, grabe. Oh, yun yung mga label ngayon na nakalagay sa mga ano. May mga good. Ganyan. Hindi, ganyan ako lang. Iniisip ko lang. It's good for your mental health. Alam mo ba, partner, na nag-TikToks ulit si Vice President Sara Duterte? Napanood ko yun. Oo, nag-TikTok. Mayroon po mga nag-comment na akala nila AI daw ito. Yung parang nagsasayaw siya? Parang sabi ni Coco Pimentel na hindi daw niya isipin na AI yung pag... yung mga birada ni Vice President nung Friday. Mm-hmm. Pero ito, nagtaka yung mga tao, TikTok din ba ito? Hindi eh. This is really a dance number. When she was, yung naka-block siya? Iba pa to? Hindi ko alam. Anong kulay ba yung suot niya, Supreme Commander? Basta apat sila dun sa TikTok video na yun. Oo, yung kumakalat. Meron siyang mga kasamang pasa. Yan, oh, black ba yan? Oo. Hindi ba parang tapos may isa colorblind pa ako? Hindi ba kulay green? May isa pa yung kakorona siya. Nakita ko. Parang gano'n. May parang siyang head, whatever. Anyway, so it's good for your mental health. To, pero hindi natin alam kung kailan niyang kinunan, ha? To TikToks. Pero kailan niya in-upload yan, Supreme Commander? Siya ba mismo nag-upload niyan or hindi? Anong, parang anong, iba ata. Kaninong Facebook ba yan o TikToks? TikToks eh. Diba? I think it was someone else's account. Hindi ba? Sige, kasi may sinabi siya, follow Inday. VP and friends. Something. Inday and friends. Sabi niya para sa mga friends at hindi friends. Di ba? May mga ganong intro sa kanyang TikToks. Alright, sige. Ay, para po sa ating mga friends. So, lahat po ng mga nakatutok ngayon sa ating programa. Hello, hello kayo dyan. Mm-hmm. At para din naman dun sa mga hindi natin friends. Yung mga inis na inis sa ating dalawa partner dahil binabanat-banatan tayo sa mga Twitters. Sa mga talaga? Minsan na, alam mo, nakaka-entertain din niya magbasa ng mga bumabanat-banat sa atin. Hello partner. Sa inyong lahat. Yes! Hello din sa inyong lahat. Mang gigil kayo, ha? I love it! Mang gigil kayo. Gigil sana, na gigil sana kayo. Sana kayo'y safe from Christine. Who is... Christine. Diba? Yes. Akala ko Christine is the evil car. Diba? Yung, alam mo, pinanood ko yun ng batang. Takot na takot ako doon. Yes. Yung pinoses yung kotse, diba? Para sa akin, si Christine, wala siyang pinagkaiba doon sa refrigerator na nangangain ng yes. tao. Yes. Yung mga ganun. Yung mga biglang mga appliances na napoposes. Diba? Regal si Christine. Shocker. Yun. Ay, grabe. Okay. Tingnan natin kung mapapatapless natin si Christine. Ay, hindi pala iba pa yan. Ay, nako. Ha? Ay! O sabi ni Supreme Commander. O, di ba? Sabi niya, ano yan? Ganun mga Led Zeppelin dating. Kami po ni Partner Casey, magbibigay daan lang po muna sa ilang po mga mahalagang mensahe. At sa amin pong pagbabalik, makikibalita po tayo sa ating mga kaserbisyo reporter. At bakit natin kakausapin si Chairman? Kasi nga, ano bang plano bukas? Ano ba mangyayari bukas? Diba? Bakit? Bumagyo. Kasi nga, parang hinimok na ng DILG na yung mga LGU, agapan na daw nila kung kailangan mag-suspend ng mga pasok. Muntik nga ako maliit dito, partner. Bakit? Sinigurado ko lahat ng mga anak ko nasa bahay kasi nga nag-suspend. May mga class suspensions na maaga today. Anyway, so sige, mga preparasyon daw para dun sa Bagyong Christine. No? So tayo po ay makikipanaya mamaya kay San Juan Mayor at Metro Manila Council Chairman Francis Zamora. 5:54 na po ng hapon mga kaserbisyo. Magbibigay daan lamang po muna kami ni Partner Casey sa ilang mga mahalagang mensahe at magbabalik pa rin sa ilang sandali dito sa Issue Spotted! 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 Tala kayang hitik sa Issue ng Bayan. Issue ng Bayan. Issue. Issue. Spotted. Teka lang. Ano? May nangyari kay Pusika? Hindi, ito. Wala akong naririnig. May ganyan ulat, yung kanina. Ulat. Wala alaws. Minumulto tayo. Maagang Halloween ito, ha? Ay, lahat. Lahat. Naghang na naman, no? Talaga? Dahil wala akong mga sound effects. Ay, naka-feedback ako. Akala ko meron kang mumu na piniplay. Ayan. Ayan, meron po tayong... Ayan. Ako naririnig ko. Apollo 13 situation po dito. Meron ka naririnig? Oo. Si Pussycat, narinig ko. Ganun ba? Oo. Tulet. O yan. Parang spaceship? Yeah. O yan. Mumu. Kanina wala. Meron. Narinig mo na? Yes.
ano, ang tawag dyan, alingaw-ngaw, di ba? Ano ang nasa dako, paro? Memorize ko yan. Ay, memorize ko yan. Ay, nako. Ito na naman, mga kaserbisyo. Siyempre, may mga abiso po sa atin, ang mga otoridad. At, ayun, tama. Okay. Oh. May mga abiso po sa atin. Ng mga, tinitingnan ko kasi kung nagpe-play yung ating bed. Oh. Tinitingnan ko yung amin pong control panel. Anyway, may mga abiso po siyempre ang mga otoridad po sa atin. Lalo't meron pong paparapit na bagyo, si Bagyong Christine. At may mga ilan lugar na nga po no, na naghahanda at posibleng sila po ang tutumbukin itong bagyo. Nagbago ba ng forecast track at nagbago ba ng bilis? Alamin natin ha kung ano na po ang lagay nitong si Bagyong Christine mula po sa ating Pag-asa weather forecaster. Nasa linya po na ating telepono si Ma'am Lori de la Cruz. Ma'am Lori, magandang gabi po sa iyo. Si Tony at si Casey po ito. Yes po, magandang gabi din sir sa ating mga kababayan. So, yeah. Kasalukuyan po ang bagyong si Christine, huling nakita sa layon 393 kilometers east po ng Daet sa Marines Sur. At ito po nga ngayon ay nagtataglay ng lakas ng hangin ng 75 kilometers per hour near the center at pagbukso po na umaabot po sa 90 kilometers per hour. At ngayon, kumikilos pa rin po ito sa direksyon na west-north-westward at 15 kilometers per hour. So, mabagal itong bagyo. Medyo exposed yung ating landmass sa magiging pagkilos niya. Miss Lori? Yes po. Oh, ikaw ba ay nakaupo ka ba malapit sa Uranium 235 o ano ba? O baka gumagawa ng popcorn. Oo, oh, dahil masyadong mastatic yung linya mo eh. Hindi po, sir. I think sa ano po ito, sa linya namin may konti pong ano. May interference, may upo, no? Oh. Umuulan kasi. Uso pa pala yan, Lori, no? Pag umuulan. Pumuputok-putok yung linya. Oo, ganun. So, lumakas pa po yung ano, ahangin ni Lori. Eh, ni Lori tuloy, ni Christine. Ay, sorry, ma'am. No, yes po. Lumakas pa po siya as of our latest analysis. 75 kph. Yes po. Oh, pero yung bilis niya, yung pagtahak niya, papalapit sa atin. Bumilis or bumagal? Mabagal pa rin po ito. Although, talagang mabagal siya over the past few hours. So, nasa dagat pa siya? Yes po. So, habang siya ay nasa dagat, posibleng mag-ipon pa ng lakas. Si yes, Christine. Yes. Oh yes. My. Yung kanyang ruta, nagbago ho ba? In terms of ruta niya, halos same po yung truck na tatahakin. Northwest. Northwest, yes. Mm-hmm. Ah. Meron ka bang maibibabahagi sa amin, Lori? Muntik na kitang tawagin, Christine. Na kung gaano kadami ang tubig na dala nitong si Christine, meron ka bang maihahalin tulad? Mahirap, ma'am, ibigay yung exact na description. Uh-huh. Although we have range na tinatawag yung mga intensity na. Kunyari, ma'am, yung intense to heavy to intense to torrential. Yung intense to torrential, yun yung highest namin. Yung kasi malakas, halos bubos talaga yung ulan. Uh-huh. So, wala pa tayong ganong... Yung in terms of the volume of water, ganyan, wala pa tayo. Wala pa. Pero... Siguro mas maganda in 24 hour time. So by tomorrow morning po natin ma... Ang landfall ba niya, Lori, ay mapapaaga din bukas? Posible po bukas ng gabi o Webes ng madaling araw. So same pa rin. Merkules ng gabi or Webes ng madaling araw. Pagkatapos, meron ka bang masasabi kung ano ba ito? Ondoy levels ba ito? Anong bagyo ang pinakakaparehas nito? Although no two storms are alike, we know that. Pero para lang maano tayo kung ano ang aasahan? Opo, para kung naalala niyo po si Typhoon Carding. Carding? O yung bagyong Carding, opo. Uh-huh. Medyo may pagkakahawi po na halos Central Luzon at Northern Luzon ang pinamaan. Okay. Kasi yung pinapakita natin ngayon sa television, Lori, ito yung parang, ano ba ito, Doppler radar ba ito? Kasi iba-ibang kulay siya. Kung saan yung mas... Satellite lang. Kung ano yung mas mapula, yun yung maraming ulan, di ba? Yes po. Yes po. So kapag ganito, na sa kasalukuyan, hindi pa naman pulang-pula yung kabilugan niya eh. Medyo may kulay green and blue pa na kahalong maliit na yellow. Mm-hmm. So wala pang masyadong ulan na dala ito. Iba yung intensity or distribution ng intensity sa paligid ng bagyo. So, okay. Yung
hindi po siya naka very ano po, very variable ito. Depende sa posisyon niya ng bagyo kung saan mas madami ang nag-evacuate. Pero may mga ilang lugar na nagre-report, lalo na sa Bicol region, na malakas na yung ulan kaya binabaha na sila. Ito yung ulan na hindi pa galing mismo sa loob ni Christine. Hindi pa. Ito na po. Ah, yun na yun. Yun. Yes. Suba, mabot na doon. So, dala na po ng Christine. Apektado na po. Yeah. Opo, opo. Ah, so hindi ito yung parang hinigop lang niya yung monsoon, pero yes, ito po ay ulan na mismong nasa loob ni Christine. Ah, I see. Okay. Sige. So, pagka ba naglandfall na siya, ano bang inaasahan nyo dito? Magdidisip, kumbaga mababawasan ba yung lakas niya? Mas lalakas pa ba siya? Sa atin pong pagtaya, posible na after making landfall, kapag ka lumabas po itong ng West Philippines, doon po siya lalakas. Doon pa lalakas ulit. Basta once na umibabaw siya sa dagat ulit, mag-iipon na naman ang lakas. Yes po. Alright, sige. So, Lori, thank you sa weather update. Ano oras ang susunod na update natin? Mamayang alas 11 po ng gabi. Ayun, sige. So, gising pa kami ni partner Casey nun dahil nagtitiktok pa kami ni Casey nun. Anyway, so, Lori, thank you so much. Ingat po kayo. Yes po, yes salamat, thank salamat. You. Yan po si Lori de la Cruz, Pag-asa weather forecaster. No? Lagi naman po kasing may schedule ang Pag-asa. Pag sila ay naglalabas ng weather bulletins, 5 o'clock, no? Tapos susunod ay 11. Pero pag bagyo daw, pag nandito na yung bagyo, usually hourly bulletin na sila. No? So hindi pa naman ho tayo pasok dun sa schedule na yun. So either Wednesday evening daw po, maaasahan yung landfall or Thursday, Webes ng madaling araw. Early sa morning. Parting, natanong ko ba? Cagayan, no? Oo. Banda dun. Oo. So, ang bagyo po ay northwest ang tinatahak po niya na ruta. So, kumbaga pahilaga, pero maasahan pa rin ho na yung kanyang hangin at saka yung ulan ay mararanasan sa malawak na bahagi po ng ating kapuluan. No? So, Visayas and Luzon, no? Ang hagip po nitong ulan at hangin po ni Bagyong Christine. Siguro, partner, ang talagang... What is? Ine-expect, hindi parang ang concern talaga no ng mga otoridad at mga ahensya dito ngayon same path siya ni Julian. Ah, ganun ba? Oo. So yung mga sinalantana noon hindi pa nakaka-recover. Hindi pa nakaka-bangon ng tuluyan, eto na naman. Kaya talagang iba so, yung pag-iingat po at paghahanda. So ano yung sinasabi natin noon? Resilient. Oh, sabi nila, di ba? Resilient, so, madaling makabangon. Lang yan, ha? Kakatapos lang ng summit, ha. Hindi ho ganun kadali yung resiliency, no? Lalo na pag kulang sa resources or kulang sa paghahanda. Pero ito ngayon parang maagap naman po lahat ng mga kinauukulan eh. No? Sabi nga may mga protocol po silang mga pinapatupad. At yung mga dadaanan nga daw po ni Bagyong Christine ay nasa Charlie Protocol na. Pero ang Metro Manila ata ay nasa Alpha Protocol malamang. So alamin po natin mamaya sa ating panauhin si Metro Manila Council Chairman San Juan Mayor Francis Zamora kung ano po ba ang kinakailangan gawin kahit po nasa Alpha Protocol pa lamang ang Metro Manila. So kami po ni Partner Casey ay ang dami mga kumakaway sa iyo, partner. Iba ka talaga. Eh, no? Hindi, kasi nakatalikod ka sa kanila. Ako partner, naman nakikita nila. Partner, ikaw talaga. Siya nga. Ikaw talaga. Siya nga. Kalaban ng kriminal. Ay, hindi kriminal. Kabutihan. Kasamaan! Abangan nyo yung billboard po ni partner. Anyway, 6:06 na po ng gabi mga kaserbisyo. Kami po ay magbibigay daan lamang po muli sa ilang pumahalagang mensahe sa aming pong pagbabalik. Mga balita po na ating mga kaserbisyo reporter. At syempre po ang ating panayam kay MMC Chairman San Juan Mayor Francis Zamora. Magbabalik po kami ni partner Casey dito pa rin po sa Issues Palit! Talakayang hitik sa isyu ng bayan. Isyu ng bayan. Issues Spotted. Issues Spotted. Issues Spotted. Wow, 6:09 na po.
Parang gabi mga kaserbisyo, ano ba naman? Ang hirap po talaga kapag kunwari pag naka-commercial break kami. Kung ano-ano po mga nakikita namin ni Partner Casey ng mga... Nako. Minsan bumisita kayo dito para makita niyo yung totoong pinag-uusapan namin. Ano? Sana yun na lang, pero hindi pwede. Opo, opo. Tatanggap po muna tayo ng mga balita mula po sa ating mga kaserbisyo reporters. Ilang mga miyembro ng Kamara, ito yung kinikwento ko sa inyo, partner. Kumasa sa hamon ni Vice President Sara Duterte na sumailalim sa drug test. Nagbabalita at nagseserbisyo mula sa Kamara, si Pamela Vasquez. Pam. Tony at Casey, handa si House Assistant Majority Leader at PBA Party List Representative Vix Novales na sumalang sa drug at neuropsychiatric test. Sa isang pahayag ay sinabi ni Novales na ipa-schedule niya ang test sa susunod na mga araw. Maging sila Union 1st District Representative Paulo Ortega ay game na magpa-drug at neuropsychiatric test dahil hindi naman anya siya umiinom o gumagamit ito. Banat pa ni Ortega ay mayroon pang mga hamon na kailangang harapin si VP Sara. Mauna muna siguro na mag-testify under oath. That's the first challenge. Wala nang problema kung mag-undergo kami ng drug test or neuropsychological test. Pero ang challenge po is just to testify under oath, answer the questions specifically from the Committee on Good Government. Patuloy naman nating hihinga ng tugon ng iba pang mga miyembro ng Kamara ukol dito. Kaserbisyo mo sa Kamara, Pamela Vasquez, para sa Teleradyo Serbisyo at Radyo sa X30. Maraming salamat, Pamela Vasquez, partner. Mga banat ni Vice President Sara Duterte, walang epekto sa ekonomiya at katatagan ng seguridad ng bansa. Yan po ay ayon kay Senate President Francis Escudero. Nagbabalita, nagseserbisyo mula Senado Robert Mano. Kuyang Robert. Tiyak si Senate President Escudero na walang magiging epekto sa ekonomiya at sa katatagan ng seguridad ng bansa. Ang matitinding banat ni Vice President Sara Duterte laban kay Pangulo Ferdinand Marcos Jr. Kung mayroon ang niya maapektuhan, malamang ay mismong si Vice President Duterte at ang Office of the Vice President lamang. Binigyan din naman ni Escudero na hindi tamang sabihin na nagbabangayan ang Pangulo at ang Vice President dahil hindi naman pumapatol ang Pangulo sa mga banat ni VP Sara. Para kay Escudero na isang abogado, hindi rin maaari pakasuhan si Vice President Duterte na dahil sa mga pinagsasabi nito laban sa Pangulo at pamilya nito, hindi pa niya maituturing na krimen ang paghahayag ng intensyon na gumawa ng isang posibleng krimen. Kaserbisyo mo sa Senado, Robert Mano, para sa Teleradyo Serbisyo at Radyo sa Istrenta. Maraming salamat, Kuyang Robert Mano. Maraming salamat po sa ating mga kaserbisyo reporter. Kaserbisyo Balita. 6:12 po ng gabi mga kaserbisyo, ay tayo po ay makikibalita no, kung ano po mga paghahanda ng mga opisyal dito po sa Calacang, Maynila. At sakaling maramdaman natin yung epekto po ni Bagyong Christine, kahit na ito ay tumatahak po papunta po ng Hilaga, Kanlurang Hilaga po ng Luzon. Makakapiling po natin, nasa linya po ng telepono ang San Juan Mayor at Presidente po ng Metro Manila Council, si Mayor Francis Zamora. Mayor, magandang gabi po, Tony and Casey. Yes, magandang gabi po, Tony and Carmina. Maraming salamat po sa pag-imbita sa inyong programa. Good evening, Mayor Zam. Tama ho ba yung aking research alpha protocol po ba ang umiiral ngayon sa Metro Manila? Actually, Tony, you know, I just want to share na number one, meron po tayo kasing constant communication with all our fellow mayors and MMDA Chairman Artes. So, kanina pa ho kami tutok sa sitwasyon at mas mainam po na handa po tayo. Bagamat ngayon po, wala tayong naramdaman anong ulan o hangin. No? Mas mabuting nakahanda po tayo. Specifically po sa San Juan, I would like to share. Number one po ay lahat po ng pumping stations natin ay gumagana. Number two, nagsagawa po tayo ng tree cutting operations para sa mga punong posibleng mahulog o lumundo. Pangatlo, nag-clearing po tayo ng waterways po natin. Pang-apat, ang ating mga reservists po mula sa Coast Guard, Philippine Navy at Philippine Army ay nakahanda kasama po ng ating Bureau of Fire Protection. Pati ang ating mga police San Juan ay handa na po. Ang ating pong operation center ay may 24 hours na monitoring. Ang ating pong public address system ay gumagana. Lahat po ng City Disaster Risk Reduction Management Office teams ay nakahanda. Ganun din po ang ating barangay Disaster Risk Reduction Management
offices. Yep. Ang evacuation center po natin sa San Juan Gym ay nakahanda na rin po. Mm-hmm. At ang ating mga rescue boats, life vests, and emergency equipment ay nakahanda na rin po. Ito naman po ay regular protocol po natin tuwing merong parating na bagyo. All right. Okay. Pero kanina pala, maaga nagpa-suspend din ang mga pasok. Medyo hindi. Ay, hindi rin ba? Medyo. Ano ho bang, naging batayan ng desisyon kanina na mag-suspend ng pasok? Hmm. Opo. Yeah, base ho kasi sa mga umiiral na regulasyon, kapag signal number one po ay magsususpend na. Kanina nga po, nung natanggap ko yung informasyon na signal number one, na, hindi nga po umuulan, no? Ngunit dahil meron po tayong sinusunod na regulation po dyan, eh, nag-decision na po tayong mag-suspend na ng afternoon classes. So, mm-hmm. kanina hong mga bandang 4:30, biglang umulan na malakas for about 30 minutes, tapos tumigil po muli. No? Mm-hmm. So, again, meron po si tayong sinusunod na, na protocols po when it comes to basta yung signal na classes. But signal na, sometimes yeah. also, Tony and Carmina, you will also have to understand na minsan, kahit wala naman signal number one, alakas din po ng ulan. Totoo. So, yun naman po ay call na ho ng mayor kung sa tingin po niya ay dapat mag-suspend ng klase. At saka, I would like to share, no, it's really very difficult, honestly. No? Kasi yung hindi naman natin talaga ho ma-predict exactly kung talaga bang uulan na malakas o hindi. At minsan, yung trajectory po ng ganito mga bagyo, nagbabago rin siya every now and then, no? Yung direction po niya. At saka ano yan eh, partner, saka Mayor Jam, di ba? Parang, of course, iniisip nyo yung kapakanan ng mga estudyante, pero pati yung non-teaching personnel, pati yung teaching personnel, na maaring hindi naman dun sa jurisdiction nyo nakatira. Kasi uuwi pa yan eh. Mamamasahe pa yan, di ba? So, tama po yan. You have to consider that even our public school teachers po will have to travel. Yung iba po nga, galing pa outside of Metro Manila. Correct. At posibleng duman sa mga lugar na binabaha. So, ako po, I would like to share with everyone na ako po, I always think of the safety of our children, of our teachers, our parents. So, mas mabuti na, na minsan ay ikaw ay nagsuspend ng klase at hindi umulan kaysa umulan na malakas at hindi ka ho nagsuspend ng klase. So, nandun tayo sa safe side po parate. Pero Mayor Zam, bukas po, inaantabayanan na eh kasi syempre nagsuspend na ngayon. Pagkatapos bukas, anong pag-uusap ng Metro Manila Council? Anong inaasahan yung mangyari ba bukas? Opo. Now, if yung, kasi nga ho, no, since may signal number one po na nakaangat ngayon, then based on the protocols given, suspended po ang klase. Unless all of a sudden, biglang magbago ho. No? Again, that's why we constantly monitor kasi every 3 hours po, nakakaroon kami ng mga updates patungkol po sa ating weather condition. So we will monitor. But again, alam naman natin na merong bagyo. Aware naman po tayo dyan. We're monitoring the trajectory kung sakaling magbago o hindi. Ngunit asahan nyo po that in the next few hours, kung meron mang mga announcements gagawin ng mga local government units, yan po ay mangyayari because meron nga ho kasi kaming constant communication din with each other. Mm-hmm. Kanina po nabanggit nyo, Mayor Zam, yung mga pumping stations dyan sa San Juan, lahat gumagana. E, papaano po yung iba pang mga local government units? Meron ho ba kayong balita kung lahat gumagana sa buong Kamaynilaan? I've coordinated with all of them po, no? And aware naman po sila na all necessary preparations po ay dapat gawin. So I trust that they have coordinated with their disaster heads with regard to pumping stations in their areas. I will message them po to remind. But again, this is something that we already do every time meron ng ganitong mga bagyo. So papaalala ko lang po ulit sa mga mayors po natin. Mayor, nung mga nakaraan, di ba, para ang usap-usapin ay yung pagbuo ng master, ano yun? Flood Control Master Plan. Nasaan na ho ba tayo sa... Integrated. Ay, may ganun pa, no? Integrated Flood Control Master Plan. Nasaan na ho ba tayo sa project na ito? Yes, actually, headed po yan ng MMDA. Of course, the Metro Manila Council is involved also, no? Bahagi ho niyan really is to set up infrastructure against the... mga flood effects of flooding, no? So kasama ho dyan syempre yung pag set up natin mga pumping stations, yung improvement ng mga drainage po natin, no?
Halimbawa dito sa San Juan, in the last 5 years mula nung ako po yung naging mayor, mm-hmm. yung mga maliliit po, mga luma na natin ng mga drainage systems, mga culverts, mm-hmm. ay isa-isa po nating pinalitan po yan, nilalakihan ho natin. Mm-hmm. And we are constantly doing this. Pero hindi ho talaga kaya ng LGU mag-isa, kaya maasa rin po kami siyempre sa pondo mula sa DPWH, mm-hmm. mula po sa national government. So it is something that... is still ongoing. Tuloy-tuloy lang po talaga okay. ang pag-improve natin ng ating mga drainage systems. At malaking bahagi rin po talaga dyan ay yung disiplina ng mga mamamayan pagdating po sa solid waste management. Mm-hmm. Sapagkat anumang laki ng mga drainage systems natin, kung ang nilalaman po nito ay basura, ay hindi rin po makakadaloy ang tubig. So the government really has to step up in terms of infrastructure development, and of course, tayo po, mga mamamayan, ay talagang kinakailangan maging mas disiplinado rin po pagdating po sa solid waste management. Ano nga ba yung nandiyan sa San Juan, partner? Yung parang underground water reservoir ba yun? Parang galing pa sa lumang panahon. Yung Il Deposito? Ayun ba yun? Oo. Il Deposito? Oo, di ba meron? Po, yes. Mm-mm. Hindi naman dalo yan, yes, ng tubig baha yun, di ba? Hindi. Ay, hindi po. Tony and Carmina, basically, yung Il Deposito po, yan po ay isang underground water reservoir. Yan po, nung panahon po ng mga Kastila. Kastila. Yan po ay isang 10-kilometer na tubo, no? Galing po yan sa Marikina River. Yan po nanggagaling ang supply ng tubig ng Kamaynilaan nung panahon ng Kastila. In fact, yan po ang inatake ni Andres Bonifacio noong August 30, 1896. Dahil naniniwala po siya na kung makuha niya ang control ng tubig, ng supply ng tubig ng mga Kastila, ay mananalo po siya sa Himagsika. Bagamat natalo po ang mga Katipunero sa labang yan na tinawag na Battle of Pinaglabanan, ay ito naman po ang naging hudyat ng mga mas malaki ang pakikipaglaban na tuluyan pong nagbigay ng kalayaan sa bansang Pilipinas. So open to the public na po yan, Tony and Carmina. I invite you to take a look and visit. Pero makakalakad po tayo 100 meters inside the tunnel. Yeah. So noong November 30, 2021 po, binuksan po natin yan to the public through the help of the NHCP, National Historical Commission of the Philippines. So hindi it is siya, one of the biggest Spanish artifacts in the world. Hindi po siya nagagamit as a water supply. Hindi ano na. Pero hindi rin naman siya. Hindi rin naman siya nagagamit na posibleng daluyan ng tubig baha. Hindi rin. Ano na po siya, Tony? Kumbaga, it's basically a museum already. Ah, okay. So, pag pumasok non-functional ka na sa loob, Tony, you will see kung anong itsura ng imbaka ng tubig. No? Ito po ay inayos po at binuksan noong November 30, 2021. Open to the public. Kaya ako din naisip na banggitin ito dahil napanood ko lang ata sa ibang video yun eh. Parang naisip ko, yung mga Hapones po kasi ngayon, Mayor, marami na silang mga underground flood tunnels eh, no? Naguhukay pa sila ng panibago na naman. Dadagdagan pa nila sa Tokyo kasi napakalubha na rin ng flooding problem. Eh kung panahon pa lang ng Kastila, nakakagawa na sila ng ganyang mga mahahabang mga tubo pala or tunnel. Kaya-kaya ho ba natin gawin ulit yan sa tingin ninyo? Tony, actually, if I may share with you, no, kami pong mga Metro Manila mayors, minsan po kami pumunta sa Netherlands. Netherlands. At inaral po natin doon yung kanilang dikes, mga cistern, no? Yeah. So minsan po, gumagawa sila ng mga park, halimbawa, skateboard park, basketball court, dun from above, akala natin basketball court lang. Yeah. Pero sa mga gilid po niya, may dalawin yung tayo ng tubig, kung saan na sa ilalim ng basketball court o sa ilalim ng skateboard park ay malaking cistern po yan, kung saan na iimbakin yung tubig, no? So again, that can also be done in areas na meron pang bakanteng open lupa spaces. Ang sitwasyon po kasi natin sa Metro Manila, no, ay of course puno talagang na. Halos lahat ng lugar natin ay may structures na po, no? Unless you dedicate one area na talagang gagawin yung water reservoir, yes, or cistern, yes, you will have to demolish a lot of existing structures for now. Sure. Unless na mag-master plan ng mga bagong lugar. Halimbawa, example, itong BGC, uh-huh, yung Bonifacio Global City. No? Mga 25 years pa lang po yan. So that means when they developed it, in fact, when they redeveloped it,
kumbaga, they had the opportunity to do it correctly. Yes. Kasi bagong-bago pa lang eh. Yung ibang mga lugar po natin sa Metro Manila, since dekada-dekada na talaga yung mga struktura, hindi ho natin basta-basta talaga magiba at maayos. No? So again, it's a challenge. It's not impossible, Tony and Carmina, but it is a challenge. Okay. Sige. So, Mayor, at kami mag-aantabay, siyempre, kung ano po ang mga susunod po na paghahanda rin natin. Dahil po tayo ay binigyan na rin po ng briefing ng PAGASA kanina na either Wednesday evening or Thursday early morning po mararamdaman yung epekto ni Bagyong Christine. So, ingat-ingat po kayo, Mayor. Maraming salamat. Thank you po. Opo. Yes, maraming salamat. Tawag lang po kayo kung may katanungan. Yes, thank you. Thank you. Si San Juan Mayor at Presidente po ng Metro Manila Council ni Francis Zamora. Na siya pong magiging tour guide po namin sa El Deposito. El Deposito po talaga ang pangalan nun. Oo. Hindi siya Banco Central, ano, El Deposito. Hindi. Kasi nga tubig. Halika, punta tayo. Pinagpuntahan ng tubig. Ano ba makikita doon? Tubig. Wala. Wala ng tubig. Parang tunnel na lang. Oo, tunnel. Halika. Alam mo yung mga tunnel na nagiging tourist spot sa ibang bansa? Sa Vietnam, tunnel. Pero kailangan payat ka para makapasok. At maliit. Oh, maliit. Ang kipot. Maku-claustrophobia. Pero doon nila natalo, hindi ba? Amerikano. Nagtatago pala sa ilalim ng lupa. Ano pa? Yung mga tunnel na ginagawa ng North Korea noon para ma-invade nila South Korea. Ang daming tunnel noon, partner. Ginawang tourist attraction na rin yun. So, I'm sure meron din dito. Yung pong nasa may New Bilibid Prison, hindi pa ho ginagawang tourist attraction. Yung hinukay po doon noong panahon ni Gerald Bantag. So, okay. Grabe, no? Grabe, di ba? Anong purpose nun? Hindi natin alam. Anyway, so bago po kami magpaalam ni partner KC, babati po muna kami sa mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan today, October 22. Happy birthday, Shen Trivino! Kimberly Amada! Mark Joseph Mandigma! Herminio Malapit! Si Mervin Zara! Happy birthday! Happy birthday na rin po kay Kuyang Rocky Nazareno, kay Bernadette Tamayo, mga nakasama po natin nagko-cover dati yan. Si Dean Tony Lavinia, happy birthday, yes, happy Dean! Happy birthday, Dean Tony! Opo, happy birthday sa classmate ko, aking kababata, si Ray Villamin. Happy birthday sa inyong lahat. Thank you so much mga kaservisyo at kami po isinamahan nyo today on a Taranta Tuesday. Kita-kita po tayo ulit on a Windang Wednesday. Ingat-ingat po kayo ha, bago po bumuhos ang ulan. Kakan entering Tony Velasquez. Constant Casey, Carmina Constantino Torres po. Hanggang bukas. Bye chickens. Abangan ninyo po ang mga nagbabagang balita sa TV. But roll. Susunod na. Hanggang bukas po mga kaservisyo. Ingat-ingat and good night. Para sa more unboxing ng issue ng bayan, subscribe na sa Teleradyo Serbisyo YouTube channel.